Guys, dito po ako ngayon sa bahay namin and gusto ko lang pasalamatan ang nag-sponsor po o nagbigay ng pagkain po sa akin. Eh, walang iba kundi si yung may-ari na shop na binubuntahan ko kung saan ako ay nakiki-upload, nakiki-edit, nakikigamit ng computer, nakikigamit ng kuryente, nakiki-charge. So, thank you sa'yo and alam mo na kung sino ka and dapat kitang pasalamatan dahil sa mga binigay mo sa akin sa mga oras na to, pero hindi ko alam kung kailan ko may upload ang video to. So, salamat sa naitulong mo sa akin and dito sa lahat, doble-doble yung pasalamat at alam ko din na doble din yung triple pa ang babalik sa'yo sa kabutihang binibigay mo sa akin. Then, na-experience ko yung walang-wala kami makain. Then, may mga bagay na natutunan ko noong lockdown ay yung magtsaga ako nung mayroong makakain sa bahay. And dapat ko rin pasalamatan siyempre yung kapatid ko na nagmo-Mobile Legend. Kasi siya din yung sumusuporta dun sa magulang ko. Nagbibigay ng gulay, dumating dito, pagmisan, hinihingan ko ng pera, tumbas sampu, pero napakahirap ko siyang hingan. Yan, so kinig niyo yung background ko, nagmo-Mobile Legend siya. Pero higit sa lahat, dapat kong pasalamatan yung pagtsaga at saka mula nung March 16, nag-April, nag-May. So ngayon ay May 28, 2020. So Mayo 28. So kinukulay ko lang. And sa mga oras na to ay alas 3 na lang hapon. So, bumunta ako ng Lucena and binigyan niya ako nito. And thank you sa Jags. Thank you sa'yo sa mga binigay mo sa akin. And talagang nakitang hindi nakita. So, nakita ko ulit kita. And sa pangyayari ito ay nasa-surprise ako. Nasa-surprise ako. So, nasa-surprise ako dahil hindi lang yung pagkain na binigay mo sa akin, kundi yung bread, and siya sabing, sa ibang tawag yung mani, salapi, kwarta, arip. So, marami ibig sabihin ng pera. So, iba't ibang mga salita. Arip, pera, salapi, halaga, datong, bread, ano ba? So, ito siya, and thank you sa'yo dahil binigyan mo ako ng perang yun. And ito yung mga pagkain na binigyan mo sa akin dahil sa, alam mo naman yung sitwasyon ng pamilya namin, wala kaming kuryente, wala kaming TV, yun, and thank you din dahil nag-share ka sa akin ng mga ano. And dapat ko rin pasalamatan, siyempre, yung kapangalan ng nanay ko na nagmamanicure din taga dito sa Riaya, and Tita Malu, dahil nakita ko siya dun sa Grand Central, siya isang seaman, and hindi siya nakakabunta sa abroad. So, sa ngayong Mayo 28, 2020, marami ako natutunan, na-bless ako, na na-appreciate ko yung dapat mong pasalamatan. Kapatid ko, si Julius, ano man yun, kapatid ko bang wala sa bahay na to, and thank you talaga, dahil nakita ko yung ano, yung ni-remind lang sa akin ni God na kahit nagkakasala ang mga tao, kahit ako mismo makasalanan, marami akong nagawang pagkakamali sa magulang ko. Nakita ko yung ano, yung bagang hindi sa lahat ng bagay dapat mong ipagkatiwala ang buhay mo. Dahil sa 24 oras ang dami pwedeng mangyari, pwede kang madisgrasya anytime, anywhere. Pwede sa mga oras na ito, ma-appreciate mo yung ano yung, pwede kang pwede mangyari na ang buhay mo ay mawala na lang ng bigla-bigla. So, maraming bagay bakit na sa buhay na to ay, para mayari nga, na para bang isang kisap mata lang pwede mawala ang buhay ng isang tao. So, natutunan kong magpasalamat ngayon, magpasal,
dahil na-appreciate yung gaano halaga ang buhay. So, gaano din kahalaga yung marunong kang magpasalamat na may mga dumating sa buhay mo, yung blessing, kung ano yung mga paghihirap, kung ano yung nangyari. Kasi, pwede kang husgahan ng ibang tao dahil hindi sila yung nakakakilala sa'yo, dahil hindi sila yung nakakasama mo habang buhay, hindi mo sila nakakasama sa loob ng tahanan. Kaya pwede ka nilang husgahan buhay mo dahil hindi kanila kilala. Pero oras na kilala mo yung sarili mo, kilala ka ng kapatid mo, 24, sa loob ng tahanan, nagkakasama-sama kayo, yun ang pwede mong masandalan. Pero may mga magkakapatid na nag-aaway din. So, nakita ko dito yung remain lang sa akin na maganda yung mensahe o message ni Tita Malu. Yung paghihirap niya, yung sakripisyo niya, and nakita ko dito yung kahalagahan. So, hindi ko na sabihin kung ano yung kwento niya sa akin, pero walang ibang makakilala sa'yo kundi ang pamilya mo. Magulang mo, tatay mo, kapatid mo, kung sino ka. And huwag mo alalahanin kung ano sinasabi ng ibang tao sa'yo. Ang mahalaga, kilala mo sarili mo. At wala kang ibang magiging best friend kundi ang sarili mo lang. Yun. Ang masasabi ko din dahil na-experience ko din to, meron kang kaibigan. Ang tunay na kaibigan, minamahal sa lahat ng uri ng panahon. And talagang nakita ko yung lahat na ano na mamahal. Naistorbo mo naman ako sa pag-vlog ko. Ano yun? Ah! Anong bali? Ah! Tubig! Pamaypay! Ah, pamaypay! Sino mo naman? Animal. Oh, kuhin ko yung pamaypay. Ay, pamaypay! Saan? Kuha na! Kuha! Doon, kuna yung mahal. Saan? Wala. Ayan, sige. Tubig. Inom ng tubig. Ito naman. Ayan. Ayan, no. Oh, ito. Wala, ito. Ayan. Basag namin. Tama na. Ayan, meron ba? Tama na yan. Ayan, si Mahal. Bakit naman? Ina, inom na! Ah, may sugat ka! Ay, sakit! Ay! Hindi pwede yan! Ay! Inom na! Yan po si Mahal. Gusto mo din! Kukunan ka din! Hindi pwede! Yan ang kapitbahay namin niya si Mahal. O kaya, bibidyo pa ako eh. O kaya, isa pa! Ang lakas mo naman sa tubig, Mahal. O, na akong camera na. Tiga! Dili! Kita yung gasing ng aming pinggan. Ang lakas mo pala sa tubig, Mahal. Ay, nako, diyan ka na, Mahal. Yan. So, back to ano tayo. Yan. So, ito, ikwento ko po yung nangyari. And thank you kay Tita Malu. Thank you sa family ko, sa nakapaligid sa akin. Thank you sa special friend. Thank you sa long friend. Thank you sa close friend. Thank you sa friend. Thank you sa marathoner friend, thank you sa high school friend, thank you sa elementary friend, thank you sa kabarkada friend. So, ito yung mga, especially yung bibigay sa akin ni Jeg, salamat din. And isa-isa yung mga binigay niya sa akin. So, binigyan niya ako ng sinapay. So, gusto ko lang higyan, no, na ipakita na yung mga binigay niya sa akin. So, lagyan natin dyan. Siyempre, hindi ka makabunta na siya na kung wala kang papers. So, binigyan niya ako ng mega. Isa, dalawa, tatlo, mangga,
Beep. Sige. Bye-bye. Bye-bye na. Una. Bye-bye. Oh, bye-bye. Oh, bye-bye. Okay, bye-bye. 1, 2. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Limang sardinas, isang mangga, tinapay, tasty, beef, saka bigyan niya ako ng, hindi ko lang kung ilang kilo to. So, bigyan niya ako ng biga. Siyempre, ako lang yung gamit ang, yan, so ito yung binigyan niya sa akin bigas. And siyempre, yan, kailangan, ano ba to, ito yung aking, kailangan meron kang, travel pass. So, yan, so, meron kang, yan. So, meron kang, yan. Travel authority pala yan. Yan, so, yan po yung mga bigay sa akin. So, yan. Gusto ko lang pasalamatan din. Ang ganda ng message sa akin ni Tita Mado na yung message niya, yung paghihirap niya, na sinyari niya sa akin, and yung kabutihan ng kalooban niya. And syempre, may mga tao talaga na sisiraan ka talaga, especially for me, na sinisiraan. Sabihin, kasi hindi kasi, kapag alam ko lang kasi, na experience ko din to, and na laman ko din to sa isang panayam sa isang tao na ayaw mo silang manira sa'yo kasi may mga pagkakataon na kaya sila naninira sa'yo, naiingit sila sa'yo, kaya kanila ka, chichismis, kaya kanila, misang kasi, kagaya nung experience namin, experience ko, ganito naman talaga yung pagmumukha ko eh, syempre, halimbawa, bigyan lang natin ng isang scenario na halimbawa, may bagay yung pinagbigyan, di ka nakatulong, tapos kikwento ko, nagagawa ka na yung istorya, so, pwede mangyari yun, tapos sisinda ka lang, sobrang-sobrang naman yung kabaitan ko dun sa taong yun, tapos gumawa na lang siya ng kwento, tapos yun. So, ano yun, marami lang akong kwento sa mga vlog ko na nangyari sa buhay ko, and yung binablog ko, yung tungkol sa buhay ko, and may mga bagay din dapat mong consider na ako, dapat pala sa pag-vlog ko, in public, pwede yun, pwede ka mag-vlog sa public, may mga tao ayaw sa camera, may mga tao gusto naman sa camera, so, ayun, minsan sinisiraan ako, minsan, wala mag-subscribe sa'yo kasi pangit naman yung video mo, eh, ganun. So, okay lang yung mga nagbabash, mga nagko-comment, merong nagla-like, may dislike. So, sa akin, okay na yun. Kasi, pag binabash ka, okay lang kasi na-appreciate nila yung ginagawa mo kahit di naman kagandaan yung kwento ng video ko, hindi maganda yung video ko. Nakapambahay nga lang ako eh. So, yung bahay namin, ito kami kasi ito yung buhay namin eh. So, be natural ka sa sarili mo. Kagaya ko, and thank you sa lahat na lang. So, lahat ng ito binablog ko, kinikwento ko. And that's my vlog. And thank you sa mga subscribe. And bye for now. So, thank you sa sponsor. Yun lang. And thank you for watching my vlog. Bye!